Sanda ko man ng mundo kayo naroon, ito si Canton, bumabati sa lahat. Nang isang magandang araw o gabi ng Hunyo 21, taon 2022. At tayo muli ay nasa WOTN Book Review. Ang ating pong pagtutuunan ng pansin ay walang iba kundi si Severino Santa Romana. At napakahalaga po na ating pong makilala si Severino Santa Romana dahil siya po ang may tuturing na Genesis. Pinagmulan ho ng Marcos Gold. Pinagmulan ho ng katagang Gold of the Filipino People. At ang maganda po rito sa ating tatalakayin ngayon ay yung pong conflicting na account, no? Ayon po dun sa dalawang sources na atin pong pinagbabatayan. So mamaya po yan sa inyo. Pero bago po ang lahat, nais ko pong batiin ang mga sumusuporta sa ating programa. Of course, nandiyan si Princess Elizabeth sa kanyang Pecog 999 family, kay Joe Rodriguez, kay George B., Jose R., kay Jacob at Lady Lynn Siatita, kay Marites Yokubiki, kay Enrique Villegas, Glorma Alfarero at Pili Campued. And special thanks din po sa Leverge Condotel. Kung kayo po ay mapapasyal ng Maynila at naghahanap o maghahanap kayo ng natutuluyan, i-consider nyo pong tumuloy o magtanong sa Leverge Condotel. Yan po ay nasa SM Sukat. Malapit lamang po yan sa NAIA at doon po sa SM Sukat, of course. SMDC po yan. Available po sa kanila ay dalawang units, isa pong one-bedroom unit at two-bedroom unit. Sa one-bedroom unit, pwede po ang tatlo katao. At dun sa two-bedroom units, pwede po ang lima hanggang anim na katao. Ito po ang vicinity map. Malapit po sa NAIA, kaya hindi po kayo magkukumahog. Baka matakot man o mag-alinlangan na baka ma-miss nyo yung inyong flight. At makipag-ugnayan lamang po sa liverge.condotel@gmail.com at ang kanilang cellphone number ay 0933-440-7928. Okay, sa ating pong book review ng ating pong center ng atensyon ay walang iba kundi po si Severino Santa Romana. Noon pong unang YouTube channel ko na na-cancel, ay tinalakay ko na po itong si Severino Santa Romana lamang. Hindi ko po pinakita yung magkaibang account o yung magkaibang entry sa kanilang mga aklat. Pagkukumpara dun sa Raiders of the Lost Gold at yung Gold Warriors ni Sterling at Peggy Seagrave. Malaki po ang pagkakaiba. Kaya, sino nga ba talaga si Severino Santa Romana? At kanino po ba tayo magtitiwala? No? Kanino nga po ba talaga tayo magtitiwala? Yan po ang malaking katanungan. So, ang ayon po dito sa Raiders of the Lost Gold, si Severino Santa Romana ay isa pong Filipino-Spanish priest. Isa po siyang dalubhasa pagdating po sa pagbabangko. O hindi yung basta-basta pagbabangko lang dahil ang kanyang hinawakan po ay yung account ng Vatican. Siya po ay isang wealth manager ng Vatican at nakuha po niya, huling-huli niya, ang tiwala ni Pope Pius the 12th. Pope Pius the 12th. At di po siguro katakataka kung bakit meron po tayong Pius the 12th Catholic Center. Sino kaya nagpagawa nito? Si Severino Santa Romana kaya? In honor of Pope Pius the 12th, dahil nga kung hindi dahil sa tiwala ni Pope Pius the 12th, ay hindi po niya madadala, hindi niya matatangay ang malaking kayamanan na yan. Walang Marcos Gold, walang Gold of the Filipino People, walang WOTN. Lamang, ito po talaga ay tila mailap. Oh, napakahirap pong sungkitin. Sabi nga ni Enrique Zubel, I hope there are many more Eric San Juans who want this money returned to the Philippines and not to the greedy selves or families of people involved. Ang tanong, ang pera bang yan eh? Talagang galing dito sa Pilipinas? O pag-aari ng iba? Pag-aari ng mga
royal family sa Europe na pinatago yung kanilang mga priceless artifacts, priceless collections sa Vatican. Yan po ang ating tatalakayin. Ito, sinabi nga po nung dating Central Bank Governor, kung kilala niyo si Gregorio Licaro, sinabi niya, "We are actually sitting on a mountain of gold. Hindi dapat maghirap ang Pilipino. My hands are tied, eka. And I'm too old to battle the giants." Ibig sabihin, may pressure po sa Central Bank kung bakit hindi po niya ito maaksyonan o magawa ng paraan para mamobilize yung mga bagay-bagay na ito ay makabalik sa ating poder, no? Now, dito po, no? Sinasabi rin po ni Eric Sanuan kung bakit nahihirapan si Marcos o nahirapan na yung ang ating gobyerno na makolekta yan. Eh dahil nga po, meron pa lang na-overlook si Marcos. Ano po yung na-overlook niya? Ang pagtitiwala niya sa Swiss banks. Nagtiwala siya sa Swiss bank, kala niya safe haven ang kanyang mga deposit. Pero it turned out, yung mga yan pag-aari ng mga globalista, imbis na ma-facilitate yung paglabas, nangyari, nahihirapan patuloy. At yan ang very evident po sa panahon natin ngayon, sa mga sanction, mga Russian billionaires. Mga nasa sanction ho sila at hindi na nila ma-access yung kanilang pera mismo. At ganyan din po ang nangyari dahil sa kanyang pagtitiwala, no, sa Swiss banks, ito pala yung mga booby traps at hindi na ma-access yung kayamanan o pinapahirapan si ang ating effort na makuha yan. At sinasabi nga dito, bakit ka nakipag ugnayan o nagkaroon ng relasyon si Apple kay sa mga Swiss banks? Sabi ni Eric Sanuan, kakuntsaba ho kasi. May kuntsabaan. Ikaw ba naman bangko? Alamin mo kung sino may pera. At kapag natunugan mo na may perang ganyan, gagawin mo paraan na ikaw yung manager na sa iyo mailaga kung kasalapin na yan. Aldo na sabihin nun nakaw ito. Hindi si Marcos ang nagnakaw, ha? Gundi si Severino Santoromana ayon dun sa aklat ni Eric Sanuan. Hindi bali, sasabihin ng bangko naman na Swiss Bank. Basta ipagkatiwala mo sa amin yan. Kung ilang bulto ng ginto yan na dapat itago. Now, nabanggit natin na nakuha ni Severino Santa Romana ang tiwala ng Papa na si Pope Pius XII. Santa Romana ay may tuturing na banker of God, bankero ng Diyos, dahil nga sa kanyang pagiging eksperto sa mga maneuvers. Siyempre, hindi ho pwedeng ilantad no? Yung mga ganyang sitwasyon, mga transaksyon, hindi po pwedeng ilantad na sabihin kami Vatican at marami kaming pera. Ito ang aming pinangahawakan. Ito yung mga holdings namin. Hindi po pwedeng ganun. Meron po talagang pagiging yung elemento ng secrecy ho dyan. Kaya nasilang pong aspeto yan. Pero itinuro ho niya yan. Yung mga maneuverings na yan, yung mga pasikot-sikot, itinuro ni Severino Santa Romana kay Apulakay, kay Marcos, kaya natutunan din ni Marcos. It turned out na mas magaling talaga si Marcos at naitago niya. Sa sobrang intricate ng pagkakatago niya, hindi tuloy na ilabas. Now, itong sinasabi, the Catholic Church is the biggest financial power, wealth accumulator, and property owner in existence. She is the great possessor of material riches that any other single institution, corporation, bank, giant trust, government, or state of the whole globe. The Pope, as the visible ruler of the immense amassment of wealth, is consequently the richest individual of the 20th century. No one realistically assess how much he is worth in terms of billions of dollars. Pero yan nga, nakuha ang tiwala at inutusan si Severino Santa Romana na itago mo ang kayamanan ng Vatican sa Pilipinas, dalin mo doon, no? Kasi nga, noong 1939, yung mga European families, yung mga mayayaman, nangamba sa pagiging agresibong pagkilos ng mga
Nazi noong 1939. Kaya ang ginawa nila, yung kailangan kayamanan ay pinagkatiwala ho sa Papa, sa Roma, sa Vatican. Ngayon, nung nalikom na dun sa Vatican, sabi, para safe, no? Hindi makulimbat ito. Kung sakasakali, ay dali mo sa Pilipinas. So, dinala naman ito ni Father Jose Antonio Diaz. Now, nung tapos na ang gera, kinahanap na yung kayamanan. No? May, Papa, nasa na yung kayamanan pinatago namin sa'yo? Eh, sabi ni Papa, natangay. O, paano natangay? Eh, dinala nung pare, pinalitan yung pangalan at kung ano-anong mga technicality at hindi na natin matrace kung nasaan. Yan ang naging problema. Okay? So yan po ang genesis ng ginto na yan. Kinulimbat o kumbaga natangay nito ni Father Jose Antonio Diaz alias Colonel Severino Santa Romana. Now, doon po sa aklat ng Raiders of the Lost Gold, ito po ang kanyang larawan. Makikita na medyo malit lang yung kanyang estado. Mababa lang siya. Hindi po siya kataasan tao. Ayan. At yan din po ay pinatutuhanan ng isa ko pong nakausap mismo na nakilala niya. Na-meet niya si Severino Santa Romana at pinatutuhanan niya na yan ang larawan ni Santa Romana. Sabalit, ito ang twist. Dito sa nakakurbata na yan, yan pong larawan na yan, ipinagkatiwala ho yan doon kay Kuya Billy, kung tawagin niya. At si Kuya Billy ay inutusan magpunta ng Switzerland. At bilang katibayan, ipakita lamang itong larawan na ito na nakakurbata siya. Pero, nawala na ho si Kuya Billy. Hindi na ho makita hanggang ngayon. So, presumed dead. Pero bakit? Bakit lumitaw ang larawang ito? Yun ang katanungan dyan. Bakit lumitaw ang larawang ito? Sino ang nagpalitaw? Ang alam ko, kay bahala na ho kayo, makikita nyo naman ho kung sinong promotor niyan. Makikita ninyo. Yun ho ang nagpalitaw. Palitaw ng larawang yan. O kung ibig sabihin na napunta sa kanyang larawan, hindi may kinalaman kaya yung kanyang mga kaibigan, yung mga sumusuporta sa kanya. Paano napunta sa iyong larawan na yan? E top secret ni inutusan ni Severino Santa Romana, si Kuya Billy, na magpunta sa Switzerland at dali niyang larawan na yan para bilang katibayan na siya ang nagpapatransak. E paano after 30, 40 years na lumabas sa iyo? Ano ibig sabihin nun? Okay? So, ang kanya pong tindig ay hindi po kataasan. Ayan, no? Mababang tao lamang ho siya. Mababang tao lamang ho siya. Pero mukhang friendly at mahilig sa company. Ayan, no? Nandiyan dyan sa Antipolo. Ng picture na yan. Now, sinasabi nga ho dito na itong si Santa Romana, nung nabubuhay pa, ay kanya na pong binitawan lahat ng kayamanan. Bequeathed. Sinurender niya na, kumbaga, pinamimigay niya na para sa Filipino people. The substantial quantities of gold bars, sabi ni Marcelino Tagle. Si Marcelino Tagle po ay isa po sa mga umaayos ng papel ng anak ni Severino Santa Romana. Okay? Now, according sa kanya, na pinatututuhanan ho ng isang Italian lawyer na nakita niya mismo ang mga gold bars na yan doon po sa UBS Bank. At may Tatak Marcos Gold, Filipino People's Gold, or General's Gold. Ayan. Hindi na po yan pwedeng pakialaman. Kung tutusin. Dahil nga may tatak na. 15% kay Marcos. At sabi nga eh, nung mamamatay na si Severino, 15% ang kanyang binibigay kay Remedios Trinidad, ang nanay ni Imelda Marcos. Siguro mayroon silang relasyon. Ang mga espekulasyon lamang yan. Now, ano pa po ba ang mga pangalang ginagamit ni Severino Santa Romana? Eh, kabilang na po dyan yung Jose Antonio Diaz de la Paz, Matias Conea,
Severino Perez, Cecilio Pamintuan, Sencio T. Santa Romana, Sencio D. Storo, and Antonio Peña, with the following name banks, Citibank, or any of its branches, and any other bank or trust company located anywhere in the world. Iyan po ang naging problema nila dahil yung anak nga ho ni, yung asawa ni Severino Santa Romana na si Luz Rambano ay hindi po naging matagumpay ang kanyang claim sa Citibank ng mutla yung manager na si John Reed nung magpunta si Luz Rambano sa Citibank. Pero unluckily, minanuber ho ng Citibank at wala po nga kuha ni isang kusing. Ganyan po kadumi ang mga yan maglaro. No? Ito ay isang larawan po ni Eric San Juan. Kasama po niya si Apo Ferdi noong July 27, 1987 sa Honolulu, Hawaii. Yan po ay validation na si Eric San Juan ay meron pong malalim na kaalaman tungkol po dito sa WOTN. At sinasabi nga po talaga doon sa kabuuan ng aklat, ay talagang napakahirap itong sasakotuparan na maibalik sa taong bayan o mapakinabangan ng Pilipino ng mga Pilipino dahil nga po sa kalaban. Ang mga kalaban nyo ay mga globalista, yung mga secret societies, mga secret agents, etc., etc. At na hindi nyo nila basta-basta pakakawalan yung perang yan. Now, iisipin natin eh, may dahilan naman na hindi nila, nahabuli nila yan dahil dinala nga lang eh. Tinangay nga lang ni Santa Romana yung pera na yan galing sa Vatican eh. Di ba? Posible rin, pwede rin. Pero sino nga bang makapagsasabi? Na talagang makapagsasabi na yun ang tunay na pangyayari. Ha? Yun ang tunay na pangyayari. Pero, manapay, may mga nagsasabi ho na may mga priceless possessions na yan ay talaga pong binubuo ho ng mga ancient wealth, ancient relics na hindi mo akalaing paano nakarating ho ng Pilipinas. Gaya ho sinasabi yung panahon pa ni Abraham, panahon pa ni Solomon, panahon pa ni Magdalena, yung mga ganun ho na kayamanan na talagang priceless ay nakarating ho dito sa Pilipinas. At any rate, ikumpara naman po natin yung sinasabi ni Seagrave tungkol kay Santa Romana. Dahil ito po ay mga popular na resources, no? Mga babasahin. Pero magkaiba po ang kanilang pagkakilala kay Severino Santa Romana. Dito, makikita si Severino Santa Romana ay may matangkad na lalaki o ibang stature, hindi po siya stout. No? Hindi po siya mataba at hindi po malit na tao, kundi brusko, kumbaga may katawan ano, ha? May katawan. At sinasabi dito na itong si Santa Romana ay tinorture niya ang driver ni Yamashita na si Kojima. At naka-recover ho ng 12 treasure bolts at naging tauhan ng 3-letter word at sa ilalim ng Black Eagle Trust. Kung titignan nga naman, may kakayahan ho itong mama na ito. No? Sa tindig pa lang, masasabi mong may kakayahan. Kung ano man yan. Pero ito po ang tinutukoy ho dyan. Now, the gold recovered by the OSS, ito yung Office of Strategic Services, yan po ay 3-letter word na ngayon, ay diniposit po sa Citibank. Not in the name of OSS or CIA, but in the name of one of their operatives, Severino Santa Romana. So, ang chiste, dito kay Seagrave, ang pera ay nanggaling sa loot. Sa Japanese Yamashita Treasure. No? At ayan daw ay pinagkaintirisan ni Apo Lacay. So, on his death in 1974, some but not all of Romana's assets appear to have been illegally acquired by former President Marcos, who was at one time Santa Romana's attorney. According to Santa Romana's widow,
Her husband gave Marcos a limited power of attorney for use solely in the Philippines. Considerable quantities of gold once held by Santa Romano were later placed under the control of former covert operator Major General Edward Lansdale. However, these assets were lodged with the Union Bank of Switzerland. The names of Severino Santa Romana and Jose Antonio Diaz de la Paz, the latter being the known or better known aliases used by Santa Romana. So yan po, very conflicting po dahil kung babasahin po natin, itong Gold Warriors, ito po ay nakasentro doon sa Yamashita Treasure na sinasabing naging na-access ni Severino Santa Romana dahil si Santa Romana ay isa pong CIA operative. No? At napag-interesan ni Apo Ferdi dahil na-obsessed daw sa ginto si Apo Ferdi at tinahanap yung mga treasure maps na yan. Pero hindi po ang konteksto naman po doon kay Eric San Juan, si Santa Romana ay dating pare. So yan po ilan po sa mga dapat po makumpirma eh. Alin nga ba sa dalawa? No? Kung hindi po natin makilala, hindi po natin alam kung alin ang mas makatotohan ng account, eh maliligaw talaga tayo. Doon pa lang, eh, hindi na po natin makikita kung saan tayo magsisimula. Dahil nga, namatay na pobre itong si Santa Romana. Wala naman nung nakikitang bongga. Wala nakikitang bongga. Eh, wala nga doon pera. Hindi ko gumagamit ng pera. Pero naka-check-in sa Manila Hilton, doon sa suite. Pero every time, hindi ko naglalabas ng pera. At sinasabi lang, meron, bibigyan kita ng ganito, million. Pero wala naman nung nakikita. Nasaan? Ba't ganun? Ngayon, yun po ang ating magiging palaisipan. Mantala, sa susunod po ay atin pong tatapusin na o malapit-lapit na natin tapusin. Itong Readers of the Lost Gold, nang sa ganun ang ating kaunawaan, ay mapalawig pa natin hinggil sa ating pinakaantay na WOTN. Realistically ba? Yan ba'y ating mga achieve? O tayo ay dapat nang mag-isip-isip? mag-isip-isip. Dahil nga baka gaya ng sinasabi mo ng mga matataas na tao, hindi ho basa-basa ang pagpapalabas ng kayamanan ng ating pinakakaasam. Muli, ito si Kanto, nag-iwan sa lahat ng isang magandang araw o gabi. Good night!